What is up mga bro mga pop? So it's me Alex Farr, motovlog again. Isang motovlogger po dito sa Bohol, no? So andito tayo sa paboritong spot natin. For today's vlog ay bibili po tayo ng bagong bracket para sa ating mini driving light, kasi mumurahin lang po yung bracket na nabili natin. So ito po yung itsura ng bracket natin, at dito po natin siya inilagay sa ilalim mismo ng head cowlings, I mean sa ilalim ng park light sa ating motor. Yan, dito po natin siya nilagay mga bro. Ito po yung bracket niya. At dito naman po sa kabila. Ayan po. Kaya bibili ako ng bagong bracket kasi gumagalaw po siya kapag tumatakbo po tayo. Gumagalaw po siya kapag may mga malulubak na kalsada. So, ayan. Pupunta po tayo ngayon sa CTLM Motor Parts kasi may binibenta po sila doon na bracket, stainless bracket. So shoutout nga pala sa tube mask na suot natin ngayon, Droid Project. Shoutout, shoutout. So tara mga bro, samahan niyo ako. Pabiyahay papuntang CDLM Motor Parts. Let's go! Alright, let's go, let's go, let's go! So samahan nyo ako mga bro, punta tayo sa CDLM Motor Parts and Services. Kasi nag-post po si Bro Christian na may stock sila ng mini driving light na bracket, stainless bracket. Kaya nag-PM ako kaagad sa kanya na magpa-reserve ako ng isang set ng stainless mini driving light bracket. At ipapakita ko po sa inyo mamaya mga bro kung paano natin kinabit, kung saan natin ilagay yung bracket ng mini driving light. Kahit na nasa ilalim siya ng park light, sa gabi nakikita pa din naman yung buga ng kanyang ilaw. At nandito po yung shop ni CDLM Motor Parts. Kung nakikita nyo sa mga previous vlog natin, na-feature na po natin yung shop niya. Kaharap lang po siya ng Petron Gas Station. At shoutout shoutout Petron. Bagha naman, bagha naman. Grabe yung pagtaas ng gasolina ngayon, nasa 68 per liter na po dito sa Phoenix Gas Station. At dito sa Petron, tingnan natin kung magkano. Ayun, unleaded 68 pesos. Parihas lang. So ayan, nandito na tayo sa CDLM Motor Parts and Services. So right mga bro, nakabili na tayo ng bracket. So ito na pala yung itsura ng bracket na nabili natin. Maliit lang po pala siya. At bumili na din ako ng bolts and nuts para mailagay natin sa ilalim. Alright, let's go. Kita-kits tayo kung paano natin ikabit itong bracket para sa mini driving light. Let's go, let's go. Tatanggalin muna natin yung dalawang fairings sa left and right na fairings kasi sa pag-install ng bracket sa loob ng park light. Yan mga bro, ito po yung kasalukuyang ginagamit natin na bracket. As you can see, di po matibay yung pundasyon niya. Maalog talaga siya lalo pag nakadaan tayo ng malubak na kalsada o mabilis na takbo. Di po siya safety kasi may tendency po na baka matanggal, mahulog, baka makakos pa ng aksidente. So ito po yung bagong stainless bracket na nabili natin sa halagang 150 pesos. Dito po natin siya ikakabit sa ilalim ng park light. Yung unang bracket po kasi nagamit natin, mas manipis yung stainless saka mas mahaba. Kaya umaalog compared po dito sa bago nating bili, mas makapal po yung stainless at sulit tingnan, matibay po talaga. Kaya continue watching this video hanggang sa dulo kasi ititesting po natin siya mamayang gabi para karong klaro at makita natin kung gaano siya kaliwanag. So yan mga bro, naikabit na po natin yung stainless bracket at pwede po nating i-adjust up and down kung saan nyo po gustong ipo-point yung liwanag ng mini driving light. Ayos! Alright, recording. Bali, sinadya ko talaga ng mupagabi para makita nyo po yung mini driving light natin. Actually, ang low beam talaga ng DRX mini driving light ay kulay yellow. Binaliktad ko lang yung mini driving light para yung magiging high niya is ang color yellow at ang low naman is yung color white. Ayan, ganito po ka-effective yung bracket na ginamit natin. Sakto lang po yung wide niya na kukuha sa kalsada. Bali, makakover niya po yung isang lane sa kalsada.
At pagdating naman sa mga madidilim na kalsada, lalo na kung mga taga-probinsya kayo, palagi kayo nagbabiyahe araw-araw, saktong-sakto po sa inyo na maglagay kayo ng mini driving light. Lagyan niyo din po ng bracket na katulad nito. Tinesting ko na din to kanina kung sasayad ba yung mini driving light sa ating tapaludo. Good thing kasi di siya sumayad. Di katulad nung unang lagay ko dito sa ibaba mismo sa park light. May allen bolts po doon. So doon ko po siya nilagay. Ang pangit kasi nasasayad po siya sa front fender natin at nagagasgasan yung fender. Yun po yung purpose ko bakit ako bumili ng bracket, para matibay at hindi sasayad sa front fender natin. So yan mga bro, at sana'y nakatulong po yung video or tutorial na ginawa ko ngayong araw. Pakishare na lang po yung video natin. Baka may matulungan pa tayong iba na wala pang idea kung saan ilagay yung bracket nila sa kanilang mini driving light na hindi sasayad. So mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na lang po. Pakiclick na din po yung notification bell para updated naman kayo sa mga videos na ina-upload ko. So as always mga bro, mga pups, ride safe and peace!